Magandang araw po sa inyo. Tayo po ay nasa landas ng pag-asa. Ako po si Glenn Glorioso. Para po sa kapwa ko nagsisimbang gabi, nakakatatlong araw na po tayo. At ngayon po, hindi po manggagaling sa pagbasa ng Misa de Gallo ang ating pagninilay, kung hindi manggagaling siya sa pangkaraniwang pagbasa para sa araw na ito. Pag-usapan po natin ang shortcut. Mahilig ka ba sa shortcut? Para sa kapwa ko mga nagmamaneho, malaking bagay po sa atin yung nakakatipid tayo sa gasolina at sa oras ng biyahe. Shortcut ang tawag nating mga Pinoy, maski na minsan hindi naman talaga short. Minsan nga mas mahaba pa ang kilometrahe. Nagkataon lang hindi traffic, kaya mabilis ang biyahe. Pero shortcut ang tawag natin doon. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, natunghayan natin ang umpisa ng pagtitipan ni Jose at Maria. Kabisado na natin ang kwentong ito. Pero mga kapatid, kahit minsan hindi mo ba pinagtakhan bakit nag-abala pa ang Panginoong Ama na maghanap ng magulang para kay Jesus? Makapangyarihan naman siya, hindi ba? Pwede siyang nagpasya na basta na lamang lumitaw si Jesus mula sa kawalan. At pagkatapos, ipahayag pa rin niya na ito ang aking anak at sa kanya, ako ay lubos na nalulugod. Shortcut. E di sana hindi na niya kinailangang ihanda si Maria. E di sana hindi niya na kinailangang inihanda si Jose. At kinumbinsi si Jose na huwag iwanan si Maria. E di sana din hindi na niya kinailangang pangalagaan at iligtas ang banal na mag-anak sa pagtugi sa kanila ni Herodes. Ang dami sanang natipid, no? Kung nag-shortcut lamang ang Panginoon. Ngayon, meron tayong dalawang palatandaan na makikita dito sa Ebanghelyo. Una, hindi mahilig sa shortcut ang Panginoon. Kaibang-kaiba sa karamihan sa ating lahat. Tayo, mahilig tayo sa shortcut. Kanlungan ng mga tamad at mainipin. Sakit pakinggan, no? Pero tignan nyo. Diba, gustong-gusto nating yumaman? At gusto natin agad-agad. Pero gusto rin natin hindi tayo mahihirapan. Yung madali lang. Husay, diba? So, saan ang takbo? Sa loto. Kapatid, mahilig ka ba sa shortcut? Yung iba naman gusto magkaroon ng kapangyarihan. Agad-agad din. Kailangan manalo kahit anong mangyari. Kaya bumibili ng boto. At kapag nanalo, anong gagawin? Wala din naman. At mapeperwisyo ang mga mamamayan. Muli, shortcut. Unang palatandaan na mapupulot natin sa Ebanghelyo ngayon, hindi mahilig sa shortcut ang Panginoon. Yung ikalawang palatandaan naman, nagpasya ang ama na isilang ang kanyang anak sa isang pamilya. May ama, si Jose, at may ina, si Maria. Bakit kaya? Naisip ko, dahil nalulugod ang Panginoon sa isang pamilya, kinagigiliwan ng Panginoon ang bawat pamilya. Ito ang ikalawang palatandaan na mapupulot natin sa Ebanghelyo. Alam din natin na walang perpektong pamilya. Pero naniniwala ako na may plano ang Diyos sa iyo at sa pamilyang kinabibilangan mo. Maging anong uri man itong pamilyang ito. Sipin mo. Saan tayo umuwi pag mahal na araw
Di ba sa pamilya? San tayo nasasabi, umuwi kapag Pasko? Sa pamilya. Kaya kung hindi ka nasasabi na makasama ang iyong pamilya sa mahalagang araw na ito, marahil napakalungkot mong tao. Aminin mo man o hindi. At wala sa akin ang paghuhusga, kapatid. Pero isipin mo, ngayong panahon ng Adbyento, hindi lamang si Jesus ang darating sa iyo. Ikaw man ay darating kay Jesus. At ang pagbabalik mo sa Panginoon, maniwala ka man o hindi, ay magaganap sa isang pamilya. Kundi man sa sarili mong pamilya mismo, maaaring sa pamilya ng mga nananampalataya kay Kristo. Amen. Ihatid natin ang pagninilay na ito sa iyong pamilya at sa marami pang iba. Click lamang po ang share. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabuting balita at higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.